value target. Alam po ba ng presidente na itong si Crisel Cainong ay nag-i-issue ng drug clearance? Ito na po bang mga tao ito ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na nagiging dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang droga sa buong Pilipinas? Official po ito ng PNP. Bakit po kayo nag-i-issue ng drug clearance sa mga tao na involved sa droga? Paano ko po nasabing involved sa droga? Ito po mismo dokumento, nanggaling po ito mismo sa opisina ng pulis. Okay? Kayo mismo nagsasabi, nagko-contradict yung dokumento ninyo. Kayo mismo nagsasabi, this is recent that 2020. Kino-confirm dito. Kino-confirm sa dokumento na nakuha ko, June 2020, na si Vice Mayor Rosita Purigay, Vice Mayor Roderick Purigay, si Vice Mayor Roderick Purigay ay listed sa Basilan Province High Value Individual Suspected Drug Personalities categorized as Level 3. Tapos siya din po ay top 10 sa high value individuals for illegal drugs as financier and protector. And yet, bakit po nag-issue ang KRAME? Ito pong si Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong, bakit po kayo nagbigay ng ganitong dokumento na nililinis po ninyo ang pangalan ng Vice Mayor at Mayor namin na hindi sila involved sa droga when in fact meron pala silang record ng involvement sa droga? Alam po ba ito ng presidente? Nagpapakamatay po kaming mga advocate. Kami pong mga pribadong tao na nakikisimpatya at nakikipaglaban pabor sa Pangulong Duterte at kanyang advokasya na maipaglaban ang laban kontra sa droga at korupsyon. Niririsk po namin yung sarili namin. Noong isang araw lang po, ganito yung ginawa sa akin. Noong nakaraang buwan po, binaril po yung security ko. Buhay po namin nakasalalay dito. Binibigay po namin sa bayan, binibigay namin sa serbisyo namin kay Pangulong Duterte para malinisan po ang bayan natin. Tapos kayo po mismong mga nakaupo pala dyan sa gobyerno, kayo yung nagbibigay ng clearance sa kanila at nililinis nyo yung pangalan nila. So ano pong nangyayari dito? Ano po ibig sabihin nito? Ang nangyayari po, parang lahat pala ng mga drug lords, lahat pala ng mga tao na involved sa illegal na droga, pag pumunta po pala ito kay Crisel Cainong, bigla na lang mabibigyan ng clearance. At kami na mga nagpapakamatay at niririsk yung buhay namin, matatalo kami sa kaso kasi mapapatunayan nila na hindi sila involved sa droga dahil po dito sa mga taong ito na nagbibigay ng drug clearance. So nananawagan po ako sa mga government agencies, pakigawa po yung trabaho ninyo ng maayos kasi kami po mga private na tao, mga advocate po laban sa corruption at droga, niririsk po namin yung sarili namin. Ngayon, ito pong mismong dokumento na to, itong dalawa pong dokumento, ito pong certification na involved po si Vice Mayor Roderick Purigay sa Basilan List of High Value Individuals. Ito po ay binigay ko na kay Greco Belgica, kay Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Belgica. Binigay ko na po sa inyo yung kopyang yan. Bakit hindi po ninyo inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso ito pong si Crisel Cainong na nag-issue po ng drug clearance sa mga Purigays na involved naman pala sa droga, na meron pala silang listahan sa droga? So, Commissioner Belgica, pakisagot mo po ito. Bakit po yung dokumentong binigay ko sa inyo na nagpapatunay na ang mag-asawang Purigay, ang Vice Mayor Purigay ay nasa listahan ng drug list and yet nakakuha sila ng clearance? Commissioner Belgica, pakisagot po, bakit po ninyo hinayaan na walang mangyari dito? Bakit hindi po ninyo ito inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso itong Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong kung bakit siya nag-issue ng drug clearance sa mag-asawang Purigay ng Lamitan? Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Tapos ngayon, kukwestiyonin po ninyo kung ano yung, kayong mga nasa gobyerno, kukwestiyonin ninyo kung ano yung motibo ko, bakit ako nagkakaganito, doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman, pwede naman akong maging simple ang buhay and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. Dahil kami po, wala po kaming sahod na kagaya ninyo. Kayo mga commissioner, kayo mga general, kayo mga official ng gobyerno.
wala ho kaming sahod kagaya ninyo, and yet we are doing this. Huwag nyo kaming questionin. Kung wala ho kayong tiwala sa amin dahil wala kaming sa posisyon sa gobyerno, huwag nyo tingnan yung nilalaman ng puso namin. Huwag nyo nang pakialaman yon dahil hindi nyo malalaman kung ano ang pinidikta ng puso namin. Tingnan ninyo yung ebidensyang hinahawakan namin. Tingnan ninyo yung ebidensyang sinusumiti namin sa inyo. Imbestigahan ninyo. Huwag ninyong pagtakpan. Huwag ninyo kaming pagbibintangan na kami, dilawan kami, na keso nililihis namin ang issue ng NPA. Hindi po ganyan ang nangyayari. Nagkataon lang po, nalagay po sa alanganin ang buhay ko at marami pong naniniwala sa akin, sampu ng mga kababayan ko sa Lamitan, sa kung ano ang pinaglalaban ko. Kaya yun po ang gusto kong masagot po ng gobyerno. Gusto ko pong sagutin ni Commissioner Belhica, Greco Belhica, bakit po sinubmit ko po itong dokumento ng droga na nag-i-involve po sa mag-asawang Furigay as high value target individuals ng Basilan at saka ng Pro-Arm sa buong Pilipinas? Bakit po hindi po ninyo kinwestiyon yung clearance po na nakuha nila? Nakakuha po sila ng drug clearance, nakakapagtaka. Bakit wala po kayong ginawa para masampahan ng kaso itong si Criselle Cainong? Hindi ba this is form of corruption? Di ba yun ang mandate po ninyo? Ang lakas mo kasing magpabango ng pangalan mo sa publiko, sa social media, na keso lumalaban ka sa droga, lumalaban ka sa corruption, at kakampi ka ni Pangulong Duterte, kakampi ka ni Senator Bongo. Eh, eto na nga po yung dokumento, sinubmit ko na sa'yo. Naalala mo, ilang beses tayo nag-meeting. Sabi mo sa akin, magsubmit ka ng dokumento. Magsampa ka ng kaso, doktor. Magsubmit ka ng dokumento. Hindi tayo pwede sa hearsay. Ito na nga po yung dokumento, sinubmit ko na sa iyo. Bakit wala kang ginawa? Bakit itong mga tao na to hindi nasasampahan ng kaso hanggang ngayon? Nasa loob ng krami, sir. Nagbibigay ng drug clearance sa mga taong may involvement at may record sa droga. Bakit ganon? Bakit hindi mo inimbestigahan? Anong meron? Meron ba kayong napag-usapan noon nung pinatawag mo sila? Na 5 oras kayo nag-usap? Meron ba kayong agreement? Meron ba kayong napag-usapan na hindi namin alam? Dahil nasa kabilang kwarto kayo? Pangulong Duterte, ako po si Dr. Yumol. Ako po ay isang Pilipino at ako po ay nananawagan sa inyo na imbestigahan po ninyo itong kaso na to. Dahil nanggagaling po mismo sa loob ng krami ang drug clearance na nagagamit ng mga politiko para pagtakpan ng pangalan nila laban sa involvement sila sa mga droga. Nawa-whitewash po yung drug list na hawak ninyo ng mga taong nasa loob ng krami. Gusto ko lang pong malaman ninyo na itong dokumentong hawak ko, uulitin ko, ay binigay ko na kay Commissioner Belhica. Pero hindi po ito na imbestigahan, hindi po nasampahan ng kaso ang taong nag-issue ng drug clearance na ito. Yun lang po gusto kong sabihin. Maraming salamat po sa mga naniniwala sa akin. Sa dami na nasabi ko ngayon, na mamanhid po yung mukha ko, ang sakit ng mukha ko kasi basag po yung buto, lahat yan sa loob. Ooperahan po ako in the coming 2 weeks. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam saan ko hahanapin yung pera. Dahil habang nandito po ako sa Maynila, hindi po ako makapagtrabaho. Wala po akong hanap buhay. Pero naniniwala po ako that God will provide. Hindi po ako leftist, hindi po ako rebelde, hindi po ako kontra gobyerno. Ako po ay pabor sa gobyerno. Ako po ay pribadong citizen. Ako po ay isang doktor. At ako po ay isang Pilipino na lumalaban para sa bayan ko. Maraming marami.